punta tayo sa ating main topic. Alam ko marami na nakakaalam sa inyo dito kung sino itong ating pag-uusapan. At sigurado ko nanonood dyan sa channel natin. Akla, mayos ka. Akala ko naman ang galing-galing mo, akla. Eh, ba't gayon? Ito kasing si Aklang Dinosaur. Siguro hindi naman niya sinasadya, pero malay natin, matalino si Aklang Dinosaur kahit siya ay prehistoric reptile. Baka naman talagang pakana niya ito para siraan din ang pamilya ng ating Pangulo, lalong-lalo na ang ating First Lady. Ganito ang hanash ni Aklang Dinosaur. Ganito yung sabi niya. Na baka hindi niya alam na sisiraan niya itong ating First Lady. Ganito ang ngak-ngak ni... Actually, nakakatakot ang ibinulgar ni Aklang Dinosaur. So, feeling niya, sa pagbubulgar niya ng isang sekretong ito ay maipapakita niya sa kanyang mga kaaway na... Ano ba ang kaaway ng dinosaur? Mga kaaway niya... Anong pwedeng itawag natin sa kaaway ng dinosaur? Sa kaaway niyang mga... Kuting na lang. Tawagin na lang natin kuting, no? Si Dinosaur may mga kaaway na kuting. So, akala ni Aklang Dinosaur, kapag binulgar niya itong isang nalaman niya, ay maipapakita niya sa mga kaaway niyang kuting, mga pusang maliliit, mga babying pusa, maipapakita niya at na close pa rin siya kay First Lady. May mga kuting kasi, may mga ilan-ilang kuting, hindi naman lahat syempre. May mga ilan-ilang kuting na maraming, katulad ko, may mga pa-blind item. And ang tingin ng iba, ang tinutukoy sa blind item ng mga ibang kuting ay si First Lady, Liza Marcos. So, ang message ni Aklang Dinosaur ganito. Delikado talaga yung isang kuting dyan, may mangyayari sa kanyang masama, something like that. No, hindi yung exact na verbatim nung Aklang Dinosaur. Akala ko ganun lang yung huni ng dinosaur. Yung pala, iba, madaldal pala yung dinosaur na ito. Sa kadaldala niya, napahamak siya. At ipinapahamak din niya ang First Lady. And even the First Family. Comment nyo nga kung sino nga di pinag-uusapan. I-comment nyo nga dyan. Titignan ko kung may nakakagets. Uy, 200 tayo ngayon. Maraming marites. Dagdagi ang likes, bilis. Oh. Ate Mercy Pan, comment. Malayang mag-comment ang lahat. Napanood ni Kuya Axel ang garap-ganap. Oh, sige, hindi ko lang ipapakita yung ano nyo, yung mga comments nyo. Ako na lang ang makakakita. Unless nanonood dito si Akla. Oh. Ang sabi ni Aklang Dinosaur, naku, may mangyayari talagang masama kay kuting. Akala siguro nila, ganito yung message niya, di ba? Tama ba ako? Akala siguro nila ay babaliwalain at didedmahin lang sila ni First Lady. Aba, kung sinisiraan mo si First Lady at sasabihin mong gusto lang ni First Lady Liza Marcos na sirain ang mga Marcoses at pangalan ng mga Marcos, ay ang dating pala, itong si First Lady nung dalaga pa, ganun na ang balak niya. Kailangan mapangasawa niya si PBBM para sirain ang Marcos balang araw. Ang anak ni First Lady, mga Marcos na, dugong Marcos na yan. So, parang sisirain na rin ni First Lady, hindi lang yung kanya na pangasawa, kundi yung, parang ganun yung message ni Akla, nung dinosaur rather. Parang sisirain din niya yung mga anak niya. Ngayon, yung mga kuting na yan na sari-sari ang mga ibinabalitang hindi maganda kay First Lady. Sino-sino yung mga kuting? I-comment nyo nga sa comment section. Sino kaya yung kaaway na kuting ni Aklang Dinosaur? Dalawa ang nakikilala kong kaaway na kuting ni Aklang Dinosaur na malala. Maraming kaaway si Aklang Dinosaur. Pero yung dalawang parang tinutukoy niya na mukhang peperwisyuhin ni First Lady Liza Marcos ay si kuting na ano ang papangalan ko sa kanya? Si kuting na nasa Amerika na ang sabi ni
ni Aklang Dinosaur, hindi nagbabayad ng utang sa hindi nagbabayad ng utang si Kuting na taga Amerika, kaya ang ginagawa niya, nagbavlog na lang siya ng mga ganyan, puro paninira kay First Lady para kumita. Parang ganun yung message. Tama po, i-correct nyo nga po ako kung napanood nyo yung video ni ano, ni Jurassic. Jurassic. Ni, anong tawag sa, anong Soros nga ito? Anong, magharap nga ako na, kaya lang magbabagal tayo eh. Kung ano mang Soros yan. Teka, magharap ako. Basta Soros yung huli kapag dinosaur eh, di ba? Okay, pwede yung pangalan ko sa, yung pinaka ano, pinaka, tawag doon, apex predator ng Jurassic era. Ha? Ganun? Alberto Soros. So, nakita to sa Alberto. Canada ba yan? Canada? Saba? Nahanap ako ng pangalan ng dinosaur. May mga sikat eh. Kung ano man yun. Anyway, yung dinosaur, ano ba yan? Oo. Depende sa lugar kung saan sila nakita na hukay ang fossils. May Allosaurus pa. Oh, kukuha ako ng isa kahit isang pangalan lang. Oh, dali ha. Basta, isang dinosaur. Going back. So, ang message ni dinosaur or ni Jurassic or ni Jurassic, baka Filipinosaurus ito. No? Filipinosaurus. Isa sa mga inaaway na kuting ni Ankylosaurus. Oh, may Ankylosaurus. Parang tunog-tunog ng Aklasaurus. May pterodactyl. Di ba may pterodactyl din? Yung lumilipad na dinosaur. Ang dai-dai talagang dinosaur. Aklasaurus. Naghaharap pa ng talagang legit na pangalan. Kasi marami kasing uri ng dinosaur eh. So, sige. Aklasaurus na lang. Oh, sige. Pterodactyl yung lumilipad din. Eh. Oh. Tagdan. So, isa sa inaaway ni Aklasaurus ay yung kuting from America. Diba? Kasi parang tinitimbang ni Aklasaurus na parang ang mga blind item ni kuting ni ni kuting from America ay parang si First Lady. Also, isa pa rin sa bumabatikos na kuting ngayon sa administrasyon, at least sa mga medyo familiar na pangalan, si kuting na maliit, si kuting na munting bato. Munting bato. Tyrannosaurus Rex! Oh, Diyos ko po. Oh, tingnan mo naman si Emneferda. Plus 5 poems. Ayun, isip ako ng isip. Tyrannosaurus Rex or T-Rex. Bagay sa kanya yung T-Rex Onyx. Bagay sa kanya yung T-Rex. Dalawang syllables, di ba? T-Rex. T-Rex. Pinay, a farmer's wife in Canada. Parang nahuhulaan niya kung sino si Munting Bato at saka si Miss Merica. Miss Merica. Tagaroon yung isang kuting. Oh. Yung hindi nagbayad, sabi ni Devonte Squad, ay di siya yung masisira sa kanyang, di ba? Sa kanyang tawag dyan. Sa may ganun yun, may mga ganung ganap-ganap kasi sa diyan sa America. Oo. Kapag kasira ka sa jutang bells, hindi ka makakakuha, no. Nilalagay yun sa record eh. Oh. Ang sabi ni Aklasaurus or ni T-Rex. Oh, si T-Rex talaga, bonggang-bongga talaga yung T-Rex. Onyx, ano na naman yun, Onyx? Dinosaurus na yun. Ano na naman yun na? Jamerica? Okay. So, ang message kasi ni P-Rex ay ganito. Akala siguro ng mga kuting na itong naninira kay First Lady Liza Marcos, babaliwalain lang ni First Lady ang mga paninira nila. Na sinasabi nila na sisirain ni First Lady Liza Marcos si PBBM, ay parang matagal na ba niyang plano yan? Diba parang ganun sinabi ni T-Rex? Matagal na ba niyang plano yan? Since dalaga pa sila binata, yan na yung motibo niya, kaya niya pinakasalan?
at ngayon niya sisirain, ngayon kung kailan tumanda na sila, parang ganun yung message niya. So, humanda talaga ang isang kuting na ito, no? Talagang may nalaman ako na talagang may mangyayari talagang something. Parang may mangyayaring masama doon sa bumibira kay First Lady Liza Marcos. So, yung dalawang tinutukoy, si Posse na Munting Bato at saka si Posse from America, yun yung mainit na, parang yun yung tinutukoy niya sa kanyang pa-blind item. Hindi naman niya pinangalanan eh. Pinangalanan ni T-Rex. So, anong ibig mong sabihin dito, T-Rex? Na willing magpategi bumbong ang First Lady ng Bumabatikos? Kasi yan nga ang nararamdaman ng ibang vloggers ngayon. Vloggers ang tinatarget ngayon kapag nagsasalita laban sa gobyerno. Hindi mga pinklawan ang targets, kundi mga vloggers. So, nalaman mo, sabi mo sa isang sa mga otoridad, ayun, gagamitin ko na yung part na yun as verbatim. Sabi kasi ni T-Rex, nalaman niya sa, sabihin na lang natin, otoridad. Afraid. So, kung taga Amerika, yung tinutukoy ni T-Rex, sino ang kakausapin ni First Lady sa Amerika para i-destroy si Posse? Ah, Posse. Si Kuting from Amerika. Sino ang kakausapin? FBI? What's that? The other one? I forgot na. Ah, nasa dulo ng dila ko. Para mga police sa, ano, sa West Coast. Nasa dulo ng dila. Comment-comment niya kayo mga nasa US. Homeland Security? Yun ba yun? Homeland Security? Well, hindi naman TNT si Miss Marika. Diba? O kaya mga FBI? CIA? Sino ang Bobol Jack? Kay Miss Marika? At bakit alam mo to? Are you flexing na kaklose mo pa rin si First Lady? Ganun ba? Or may kaklose ka sa Marika na pwedeng mamerwisyo kay Miss Marika? What do you mean by this? At hindi lang yung nire-reveal mo na may alam kang sikreto. Oh, batikos kayo ng batikos. Kasi kaaway nga ni T-Rex yung mga munting kuting, di ba? Yan number one ng niyang kaaway si Miss Marika at saka si Munting Bato. Si Aklang Munting. Aklang Munting Bato base sa comment ni sino na comment? Naku, may mata talaga si ano dito, si T-Rex talaga. Ang pangalan ng mata ni T-Rex yata ay hindi, walang may mata dito si T-Rex. Nahuli kaka-flex si T-Rex, yun pala. So, sa kayabangan ni T-Rex na booking. So, paano mo nalaman T-Rex? Kasi noon pa man may mga alam ka na sa loob eh. Like yung mga application form ng mga nag-a-apply ng pwesto sa gobyerno, nalalaman mo, nag-flex ka na nabubuking mo yung mga sikreto ng mga mapa-vloggers, mapa-politiko na sila pala ay naghahangad na pumosisyon. Bawal maipuslit ito eh. So, nagtatanong yung mga kaaway mong kuting, kanino mo nakuha yung mga info? Nakuha mo ba yan sa First Lady? Ganun ba kayo ka-close? So, parang, di ba? And now you're flexing na may nalalaman ka from an authority na may peperwisyuhin. Kung si Miss Murray kayong peperwisyuhin, may mga kachika ka sa CIA, sa FBI, Homeland Security. Kung yung si Aklang Munting Bato naman ang peperwisyuhin, dinis sa Pilipinas, nandito si Aklang Munting Bato eh. Oh, since kaaway mo rin yun dahil parang nabanggit ni Mariliza Bueno na may pagkakautang kakuno na 5 bubbles. Oh, nagpapanik na ba siya sa issue sa kanya, Ate M. Okay. So, kanino mo nalaman
kung yung balak perwisyuhin, kung totoo ang sinasabi mo, akla, ha? Sabihin na lang natin totoo sinasabi mo. Kung balak perwisyuhin ni First Lady Liza Marcos si Aklang Munting Bato, ay nandito sa Pinas yun. Anong mangyayari kay Aklang Munting Bato? Chugi. Boogie Wonderland. Anong mangyayari? Anong masamang binabalak? Kasi yun yung may video ka eh. Baka tinakedown mo yung live mong yan, pero may nag-record eh. May nag-save ng video mo, napanood namin. So, parang ang dating kasi ng message mo is, alam ang ipagsawalang bahala ni First Lady itong mga paninira nyo sa kanya. Grabe ang paninira ninyo na parang ganun nga, kontrolado niya ang gobyerno, na may mga, di ba, may mga papulvo-pulvo ron pang ganap sa mga blind item. Kahit hindi pinangangalanan ng mga kuting kung sino yung nagpupulvo ron, kung sino yung nasusunod sa appointees, pinapangalanan mo si First Lady Liza Marcos na tinutukoy ng mga kuting. Particularly yung dalawang kuting, nakaaway mo pareho. Madami kang kaaway, may kaaway kang supporter ni Isko, may kaaway kang sexy dancer dati na makatatay digong na na-appoint pa nga, pareho ngayong nandyan, pareho kayong tatlo yatang nandyan ngayon, tama ba? Comment nyo nga, sino yung tatlo? Like, sino yung tatlo na nandun ngayon sa abroad? Hindi kayo nagkita dyang tatlo? Ewan ko, baka nakauwi na yung dalawa eh. Yung isa, kaaway ni T-Rex, si T-Rex nandun din doon, nagpapalamig. Nasa abroad nagpapalamig. So, si yung kaaway niya, nandun din yata yung supporter ni Isko. Tapos may inaalagaan yung supporter ni Isko na appointee ni Tatay Digong na sexy na babae. Oh, manager, talent nandun. So, ano ang nandun? Hindi kayo nakita dyan. Magrambulan kaya kayo dyan kahit maginaw. May kaaway ka pa na ano, na pareho mo ring may award na vlogger, di ba? Award, yeah. Award-winning vlogger. Tayo mo kaaway? Huh? Hindi na ako kasama sa listahan. Ako na may maliit na vlogger lang. Huwag mo na ako isama sa mga kaaway. May kaaway kang kinausap mo tungkol sa issue mo sa buwis. Abogado pa nga eh. Yung mga dati mong kaibigang abogado, hindi mo na kaibigan ngayon. Marami kang kaaway. And now, dahil marami kang kaaway, you seem like you're flexing na kaklose mo si First Lady at alam mo ang kanyang balak sa mga bumabatikos sa kanya. Kahit hindi naman pinangalanan nung dalawang kuting kung sino ang tinutukoy nila sa kanilang mga expose, like pulvoron, pag-a-appoint, nasusunod sa gobyerno, whatever. Another reptile na ganun. Wala naman siya tinutukoy, pero ikaw pinapangalanan mo si First Lady na siya yung tinutukoy nung dalawang kuting. And now, binubulgar mo na may masama palang mangyayari doon sa mga kaaway mo. Dahil sa pambabatikos nila na parang the First Lady will not take it lightly. She will retaliate. May mangyayaring masama kung sino man sa dalawang kuting. So parang ang pinararating mong message is, kayang mamerwisyo ng First Lady, kayang magpabugbog, kayang magpapatay, o kayang sumira ng buhay na siya ay masamang tao na parang dilawan ang style niya. Sa sobra mong kayabangan, sa sobra mong pagpepeflex, dahil sa dami mong kaaway, para siguro takutin mo yung mga nakakaaway mo, sinasabi mo may ipapatsugi na naninira sa First Lady. Kung hindi man ipapatsugi, ang ibig mo sabihin sa may mapeperwisyo, may mangyayaring masama, maipabubugbog, hindi naman siguro may ipapadeport kung citizen na doon. Anong perwisyo ang kayang gawin ng First Lady sa sinasabi mong nambabatikos sa kanya? Kasi yun ang sabi mo eh. Alam nga namang pumayag si First Lady na siraan siya ng siraan. Eh, ang mga anak niya, ganun ang apelyido. Kadaldalan mo ang totoong message ng expose mong yun ay hindi yung may papapatay na mga kuting, kundi meron talagang kakayahang magpapatay ang mga kuting na nagpapablind item tungkol sa First Lady.
Sino ito? At totoo kaya ang sinasabi ni Aklang Dinosaur? Nakakatakot ha. Mag-like and subscribe kayo. Mag-comment din kayo dyan. Sa comment section.